Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Para sa video na ito, ay tatalakayin natin ang aralin Kasaysayan ng Daigdig, grade 8, Kasaysayan ng Daigdig, aralin 18, at ito ang kabihas ng Chino. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, aral crash course videos at mga review videos para sa grade 8 araling panipunan, kasaysayan ng daigdig at iba pang araling panipunan or social science crash courses. So maghintay, mag-subscribe na po kayo dito sa School Career 101. Ngayon ay tatalakayin natin ang aralin at ito ang aralin 18, kabihas ng Chino. Sa pag-aaral ng kabias ng Chinos, kumpara sa ibang mga sinaunang kabias ng kakaiba ang pag-aaral sa kabias ng Chino. Dahil sa pag-aaral dito, ay kailangan natin isaalang-alang ang bawat papel na ginampanan ng bawat mga dinastiya. Mahalaga ang ginampanan ng bawat dinastiya sa paghubog ng kasaysayan ng China. Ngayon, narito ang mga sumusunod na mga dinastiya sa kabias ng China. Ikaw ay hinihikayat ng iyong mga guro na as much as possible, mas maganda kung ito ay iyong ma-memorize sa tamang pagkakasunod-sunod. Nagsisimula tayo sa Xia. Na hindi matukoy kung kailan nagsimula hanggang 1570 BCE. Ito ay sinundan naman ng Shang na hindi rin masyadong sigurado, pero sinasabing ito ay nagsisimula ng 1570, kaya may question mark dahil hindi ito ang ibig sabihin po niyan ng question mark dyan sa PETSA, ay hindi po matiyak ang kung yan nga po ba ay talagang tama po ba talaga ang panahon. Hindi po tiyak ang ating mga historians at ating mga archaeologists kung yan ba talaga yung mga eksperto natin, kung yan ba talaga ang tamang panahon ng pagbuo ng dinastiyang Shang. So nagsimula yan 1570 BCE hanggang 1045 BCE. Pagkatapos ng Shang, ang pangatlo ay ang Zhu or Chu na pinaniniwala ang nagsimula ng 1045 BCE hanggang 221 BCE. At sinundan ito ng Qin or Qin na nagsimula mula 221 BCE hanggang 206 BCE. Pagkatapos ng Qin or Qin, ito ay sinundan ng Han. Ang Han ay pinaniniwala ang nagsimula mula 202 BCE hanggang 220 BCE. Sinundan ito ng Sui na pinaniniwala ang umusbong mula 589 CE hanggang 618 CE. Ito naman ay pagkatapos ng Sui, ito'y sinundan ng Tang na pinaniniwala ang nagsimula na noong 618 CE hanggang 907 CE. At ang Song na kung saan pinaniniwala ang nagsimula noong 960 CE hanggang 1127 CE. At ito din ay sinundan ng Yuan na pinaniniwala ang nagsimula noong 1279 hanggang 1368. At ang Ming na nagsimula noong 1368 hanggang 1644. At ang panghuli ay ang Qin or Qing na pinaniniwala ang nagsimula noong 1644 hanggang 1911. At yon ang mga sumusunod na mga taon at mga dinastiya sa pag-aaral ng kabihas ng Chino. Ngayon ay ating isa-isahin. Magsisimula tayo sa Xia. Sinasabing ito ay nag-ugat mula sa Longshan, isang kulturang Neolitiko at laganap sa lambak ng Huanghu. Hindi pa ito lubusang patunayan dahil walang matibay na ebidensya, kung kaya't makikita natin na may question mark kung kailan ito nagsimula dahil hindi talaga matukoy ng walang sapat na ebidensya ang ating mga archaeologists kung kailan talaga nagsinasabing nagsimula ang dinastiya. Ito ay sinundan ng Shang, pinakamaunlad na kabiasnan ng bronze sa panahong ito. Sa mga nasabing panahon mula 1570 to 1045 BCE, ito ang sinasabing pinakamaunlad na kabiasnan. Malalaman din natin dahil sa dinastiyang ito
Dito din naiwan ang pinakamatandang panulat ng mga Chino at ito ang Oracle of Bones at Tortoise Shell. Na mga ang Oracle of Bones na nakasulat sa Tortoise Shell at Cattle Bone. Malimit din ang isinasagawa din sa panahon na ito ang pagsasakripisyo or human sacrifice tuwing may namamatay na pinuno. Ngunit nagwakas ang siyang noong 1045 BCE. At pagkatapos ng siyang, ito ay pinalitan ng dinastiyang Zhou or Chu. Sa dinastiyang Zhou or Chu, ito ang mga mahalagang kaalaman na dapat nating tandaan. Ang Zhou or Chu, ito ang dinastiya na sinasabing na naniniwala ang tao sa tinatawag na Mandate of Heaven o ang basbas ng kalangitan. Ibig sabihin nito na ang emperador ay pinili dahil siya ay likas na may kabutihan o siya ay likas na mabuti. Kapag naging masama ang pinuno, pinaniniwalaan ang Mandate of Heaven na babawiin nang ibinigay ng langit, ang lahat ng ibinigay ng langit sa pinuno ay babawiin nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kalamidad kagaya ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste at digmaan. Pinakamahalaga ding nangyari sa panahon ng Zhou or Chu ay ang pagsulpot ng pinakadakilang guro or pilosopo sa China at ito ay si Confucius. Tandaan natin yan. Siya ay nabuhay sa panahon ng dinastiyang ito. Si Confucius ang dakilang pilosopo or philosopher ng kabias ng China or sa kasaysayan ng China. Ilan pa sa mga kaisipan na sumulpot sa panahong ito ay ang Confucianism, which is of course founded by Confucius, na may layuning magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan. Ito ang layunin ng Confucianism, layunin magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan. Ilan pa sa mga kaisipan na sumulpot sa panahon na ito ay ang Taoism. Sa Taoism naman, naniniwala sila na ang kalikasan at daigdig, ang tao ay kailangan magkaroon ng balanse sa kalikasan, daigdig at pakikaayon nito sa kat ng tao sa kalikasan. Ang Legalism naman ay naniniwala na kayang-kaya mapasunod ang mga tao ay likas na masama at makasarili, ngunit kayang-kayang pasunurin ang tao sa pamamagitan ng isang brutal o isang mahigpit na batas at marahas na kaparusahan. So, yun ang dapat nating tandaan sa Zhou or Chu. Punta tayo sa pang-apat dinastiyang ng dinastiya sa China. At ito ang Qin at Shin. And once again, ito ay tumagal mula 221 BCE hanggang 206 BCE. Tandaan natin, ito ang mga mahalagang kaalaman na dapat nating tandaan tungkol sa Qin o Shin. Ginapi ng mga pinunong Qin at Shin ang mga estado ng dinastiya ng Zhou. So sila ang naging sanhi ng pagwawakas ng dinastiyang Zhou or Chu. Ilan din sa mga kaalaman ay dito din namuno si Ying Jin at si Qin Shin na nagawang pag-isahin at ang mga nagdidimang estado sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Inihayag niya ang sarili bilang unang emperador ng China at kinilala siya bilang Shi Huang Di o Shi Shuang Ti. At siya ay namuno mula 221 to 210 BCE. Siya din ang nakagawa, hinangaan din sa panahon na ito ang pagpapatay ng isa sa Seven Wonders of the World at ito ang The Great Wall of China. Ang layunin nito ay upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilagang China. May haba ito na 2,400 kilometro o 1,500 milya. Ngunit, naglaon, humina ang dinastiyang Qin or Shin nang namatay si Shi Shuang Di at napalitan ang dinastiya ng mga Han o mga Han nang mag-alsa si Liu Bang. Pagkatapos ng Qin or Shin, sumunod ang dinastiyang Han. Ito lamang ang mga kaalaman na makukuha natin sa dinastiyang Han. Ito ang kauna-unahang dinastiya na yumakap sa Confucianism.
At ang pagsulat ng kasaysayan ng China ay isang napakalaking ambag sa dinastiyang ito. Ang kasaysayan ng China ay isa sa pinakamahalagang ambag na nagawa ng dinastiyang Han. Pagkatapos ng Han, ito ay sinundan ng dinastiyang Sui na once again ay umabot hanggang 589 to 618 CE. Nagkaroon lamang ng dalawang emperador ang Sui, gayunman nagawa nitong muling pag-isahin ang watak-watak na teritoryo ng China. Isinaayos din sa panahon na ito ang Great Wall na ipatayo din at ang Grand Canal na nag-uugnay sa Huanghu at Yangtze River. Pagkatapos, sinundan ito ng dinastiyang Tang. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan tungkol sa dinastiyang Tang. Matatandaan si Li Yuan, isang dating opisyal ng Sui na nag-alsa laban sa dinastiya dahil sa pang-aabuso ng itinatag niya ang dinastiyang Tang. Itinuturing na isa sa mga dakilang dinastiya ng China sapagkat nagkaroon muli ng kasaganahan ang mga lupain at mabilis ang pagbabago sa larangan ng sining at teknolohiya. Sa panahon ding ito, naging dominante ang relihiyong Buddhism bilang pangunahing relihiyon. Nagkaroon din sila ng civil service examination na mahalaga para sa pagpili ng mga opisyal sa pamahalaan. Ngunit, kalaunan, bumagsak ang dinastiya dahil sa samut-saring pag-aalsa at mga naganap sa China. Pagkatapos ng dinastiyang Tang, ito ay sinundan ng dinastiyang Song. Narito ang iilan sa mga kaalaman na dapat nating tandaan para sa dinastiyang Song. Sa dinastiyang Song naman, itinayo ang hukbong imperial, naging sapat ang supply ng pagkain sa panahon na ito, nalikha ang isang paraan ng paglilimbag, at ngunit kalaunan sinakop ng mga barbaro ang hilagang bahagi ng China kaya napilitan ang Song na iwanan ang kabisera nito noong ika-12 siglo. Pagkatapos ay itinatag ni Kublai Khan isang Mongol sa unang pagkakataon para sa mga Chino ang kabuuang China ay pinamunuan na ngayon ng mga dayuhang barbaro. Ngayon, matatandaan natin na sa dinastiyang Yuan, nagsimula ang pananakop ng mga Mongol. Ang mga Mongol ay kakaiba sa mga Chino sa aspektong kultural, tradisyon at wika. Pinanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan at namumuhay ng hiwalay sa China na hindi nila pinagkakatiwalaan. So sa panahon ng dinastiyang Yuan ay napasakamay ng mga dayuhang mananakop na mula sa North China at ito ay ang mga Mongol. Pagkatapos ng mga labanan, dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o panahon ng kapayapaan. Maayos ang sistema ng komunikasyon at mabuting kalakalan sa malawak na teritoryong sakop mula Timog Silangan hanggang Europe. Ngunit pinabagsak na ang dinastiya ng mga pag-aalsa ng isa sa pinamunuan ni Zhu Yuanzhang at itinatag ang dinastiyang Ming. Pagkatapos ng dinastiyang Yuan ay sumunod na ang dinastiyang Ming. Malaking bahagi ng Great Wall ay itinayo sa ilalim ng dinastiyang ito. Tandaan din natin na sa dinastiyang Ming ay naitatag ang isa sa pinakatanyag na pasyalan o pinakatanyag na landmark sa China at ito ang Forbidden City sa Beijing or sa Peking na naging tahanan noon ng mga emperador. Tandaan na malaking bahagi ng Great Wall ay itinayo sa panahon ng dinastiyang Ming. Ang sining ay napayaman, particular na ang paggawa ng porcelana na karating sa Indian Ocean at silang ang bahagi ng Africa ang mga Chino sa pamumuno ni Admiral Zheng He. Maraming mga aklat ang nalimbag din sa panahon na ito sa pamamagitan ng movable type at lumaki ang mga populasyon ng China na umabot ng 100 million. Ngunit kalaunan, bumagsak ang dinastiya noong 1644. Pinahina ito ng mga pagtutol na mga pagbabago sa lipunan
Kasama rito ang pakikipaglaban nito sa Japan na sumalakay sa Korea. Pagkatapos ng Ming, ay sumunod na ang dinastiyang Qing or Qing. Napakaraming naganap sa panahon na ito sa kasaysayan ng China. Una, tandaan na sa panahong ito, itinatag ito ng mga Manchu matapos magapi ang dinastiyang Ming ng mga semi-nomadic mula sa Hilagang Manchuria. Ang pagkatalo ng China sa mga digmaang opium ay naganap din sa panahon na ito laban sa England. So naganap ang digmaang opium laban sa China, laban sa England sa panahon na ito. Naganap din sa panahon na ito, naganap din ang digmaang opium. Ito ang pinakamalaking dagok na kinaharap ng Imperyong Qing at Qing. Sa pagkatalo ng China, nakaloob ito ng mga kongresyon sa mga dayuhan. Isa rin sa pinakamahalagang naganap sa dinastiyang Qing or Qing ay ang digmaang opium. Ang pagkatalo ng China sa mga digmaang opium laban sa England at France ay malaking dagok na epekto nito sa imperyo. Tinutulan ng mga pamahalaang China ang pagbibenta ng opyo ng mga Europeo sa China dahil nakakasira ito sa moralidad ng tao at kaayusan ng lipunan. Sa pagkatalo ng China, nagkaloob ito ng kongresyon sa mga dayuhan, kabilang na ang pagkakaloob ng lupain tulad ng Hong Kong sa British, at pinagkaulubang din nila ng karapatang pakinabangan at pamunuan ang teritoryo ng China bilang sphere of influence. Sa dinastiyan din ito, nangyari din ang rebelyong Taiping at ang rebelyong Nian na naganap noong 1850. Lalong humina ang dinastiyang Qing nang magapi ang hukbong China sa digmaang Sino-French. Dito din sa panahon na ito, naganap ang digmaang Sino-French na kung saan ang kabihas ng China ay natalo. Noong 1911, nagwakas ang sistema ng dinastiyang China at nabigyang daan ang pagkatatag ng Republika ng China. So matatandaan din na sa kasaysayan, ito ang naging pinakahuling dinastiya sa kasaysayan ng China nang maitatag ang Republika ng China. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto, gawin natin ang dalawang gawain na ito, ang gawain A at ang gawain B. Kumuha ng isang buong papel. Narito ang panuto sa bawat gawain. Sa bawat dinastiya, pumili ng dalawang mahalagang pangyayari na dapat nating tandaan. Isulat ito sa isang buong papel. Ang gawain B naman, tukuyin kung anong dinastiya ang mga sumusunod na pangyayari o kaalaman. Una, anong dinastiya nasulat ang Oracle of Bone? Pangalawa, anong dinastiya ang unang pinamahalaan ng mga dayuhang mananakop? Pangatlo, ang huling dinastiya ng China? Pang-apat, sa dinastiyang ito yumabong ang kaisipang humubog ng kamalayang Chino tulad ng Confucianism, Taoism at Legalism? At panglima, sa dinastiyang ito ipinagawa ang Grand Canal? Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at magkita-kita tayo para sa Aralin 19 para sa Kabihas ng Egypt. Maraming salamat and don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa more aralin tips para sa grade 8 araling panlipunan. Magkita-kita tayo para sa next video.